Hey loves, it's I'm back at it again with another video. I just wanna quickly say it to everyone na sobrang thankful ako na-appreciate nyo yung content ko and super worth it naman pala ang pawis, pagod, pira, puyat, ganun. And dahil dyan guys, napakadami yung tanong na hindi ko masagot isa-isa, I have decided to just make a video out of it. Sasagutin ko lahat ng questions nyo from that video. May mga time kasi na yung isang question na yun, nauulit siya for 5 days. Minsan kailangan ko pa siyang i-copy-paste para, you know, you can get the information that you want. Hindi lang yung parang nag-reply lang ako na, IKEA, ganun. Parang, no, it's not like that. I wanted to give you the link as well, as much as possible talaga yung ma-replyan lahat. Pero like, hindi ko siya magawa constantly. Okay, so I've decided to make this video para then for the benefit of the future viewers na magkakaroon ng question in regards to that video. So, sa tingin ko yung mga super na tanong, sasagutin ko. Like, I'm gonna give you some tips, yung mga costing, kung saan ko nabili, brand. But if you haven't watched the video, I'll put it in the description and also in the I button. So, you can go ahead and watch it. Diba? Okay, so let's proceed. Last na talaga to. Before I start this video, I did put a timestamp. Because you know what? I don't want to waste your time. Kung may specific question ka, you want a specific answer. Then just click the timestamp para diretso ka na sa video na yun. I don't want to waste your time. But I'll really appreciate it if you're gonna be with me until the end of this video. Konsensya ka. Hindi, joke lang. Okay, let's go. I have here a list. Okay, so unang-una is yung paint. Darong beses ako nag-paint. That was when I painted my door and as well as my wall. So sa door ko, hindi ko sila pinili specifically as I mentioned sa video ko. Ano lang yan eh, parang natira lang siya. Spare paint lang siya nung kinulayan yung ceiling nung bathroom ko. So I think it's a Boysen type. Lalagay ko sila dito and I'm not sure if it is appropriate talaga for doors. The second one, wow! may pakuha-kuha ng props si Ate Girl. Okay, so for the second one, it is the rain or shine na paint and yung color niya is mocha. And then yung color niya, pagka nilagay na, yung mismong arco, para siyang darker pag na-pick up siya ng mata mo, which is good kasi para may contrasting pa rin siya. But same pa rin sila ng color palette. Reason why I got this is because isa to sa pinaka-affordable. Important to read the instructions ha, before you actually repaint. Ako, nung nag-paint ako nung accent wall ko, it took me 12 hours. Pinahinga ko siya ng 12 hours before I actually started painting again. Just to make sure, kasi kung kunyari hindi pa siya tuyo, may isang patch pa na hindi tuyo, tapos you repainted it, hindi siya even na lalabas on your second coat. So you need a third coat, so masasayang lang. This is 154 pesos. Saan nga ba ako bumili? Ace. Marami kasing colors na wala sa Ace. And luckily, medyo neutral lang yung peg ko. So, meron silang mga iba-iba pang tone. Pero, like, kung tatanungin nyo kung lahat ng colors nila, wala sila. Hindi naman ganun kalaki yung kailangan nyo na paint. Pwede kayong mag-Shopee. Medyo mas mahal lang siya ng onte. Pero at least yung color na gusto nyo. Mas malaki chance na meron kasi imimix nila yon, ipipremix nila yon. Okay, next. So, yung furniture, a lot of you have been asking me this over and over, iba-iba. Like, saan daw galing yung drawers ko, saan daw galing yung dresser ko, yung bed ko, yung table ko. Lahat yun, guys. Lahat as in yun. Lahat sila is IKEA. IKEA baby talaga ako, literal. I'm not bragging na, oh my gosh, you own an IKEA one. Hindi sila ganun kamahal. Pero hindi ko rin sasabihin na mura sila. Para sa akin, good investment na din sila kung aalagaan mo talaga sila. The reason why gusto ko na IKEA is because puti lang sila, very sleek lang ng designs nila, and very versatile na. Yun nga, gusto ko na silang, na gusto ko nang palitan yung table ko, gusto ko na siyang gawing wood color. So, I was able to do that because puti lang siya, very sleek, wala siyang texture, ganun, hindi siya super sensitive. So, yun yung isa sa nagustuhan ko. So, saan ko ba nabili ang IKEA? Kasi wala pa palang IKEA dito. Guys, nabili ko sila sa furniture stores, Feels. They have a physical store sa San Juan. If you want to check them out, you can go sa physical store nila. So, some of the furnitures nandun na makikita nyo actual
para naman hindi yung catalog-catalog lang. So, wala silang, I don't think that they have the warehouse there. Physical store lang talaga sila. Pero like yung super trendy bestseller nila, may mga nakalagay doon. So, you can check it out. Pwede rin mag-order sa Instagram account nila. Maganda ba ang shipping fee? I think the shipping fee was around 500 pesos. Depende sa location ko. Quantity-wise, I'm not really sure kasi yung mga furnitures ko naman, hindi ko naman sila binili ng isang bag sa akin, guys. Medyo pinag-ipunan at pinag-ipunan ko sila paunti-unti. Masasabi ko na isa sa pinakamalaki na nabili ko was the bed and the rate was 500 pesos. Okay, so next yung wallpaper na sticker. So yung kinuha ko, yung natatandaan ko. Ang natatandaan ko, yung A3. Pero i-correct ko, ilalagay ko dito kung ano yung specific color na nilagay ko. Kasi diba, dalawang beses ako nag-ulit. Yung isa medyo dark siya, tapos yung isa lighter na. So, I opted to go for the lighter one just because mas pasok siya sa theme ng room ko. Mas natural siya, mas oak siya, hindi siya yung parang mahogany-ish. So, mas gusto ko yon. Ang natatandaan ko, yung mahogany one, parang nakuha ko siya ng 109 pesos. Yung isa naman, yung oak, nasa 120. Parang mga ganun. Marami nagbebenta niyan. You have to read the reviews kasi may mga review ako nakikita na yung mga pricing is the same. Pero pag pinadala sila sa'yo, parang isang metro lang. So huwag kayo papascam. Okay, yung next is yung pinandikit ko daw sa wall ko. Sobrang tibay niya po, sa totoo lang. Alam niyo ba yung curtain? Alam niyo ba yung cortina ko, guys? Sobrang bigat yan. Tapos nilagyan ko siya noon para, alam mo yun, doble ano lang, doble security. Trust issues, trust issues. Okay, next is yung full-length mirror ko. Yung full-length mirror ko is from SM Department Store. I got them for around 799. Sa size ko, parang ang liit niya, pero malaki na talaga siya eh. Okay, next is yung lalagyan ko daw ng mga books. My wood grate is from the Piton Arcade, guys. I got them for 350 pesos. Tinry kong tawanan si ate, pero hindi umepek. Hindi ko talaga siya matawaran. And I think ito yung pangalawa sa malaki na crate. Meron pang mas malaki, which is around 450 pesos. Hindi ko alam kung saan siya specifically sa The Piton Arcade, pero siya yung bagong building ng The Piton Arcade sa rightmost portion, sa harap na harap. Literally, pag park mo sa right, yung tapat nun, puro wood crate yun. Doon ko siya nabili, mga besh. Okay, so this food rack right here, siguro mga almost 2 meters siya. Usually, ang bentahan sa ganyang rack is around 1.5 to 2.5, and I got this rack for only 600 pesos, and it is not bad for its size. Super love it. And I got them also from Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa baba para ma-check out yung sis. Okay, last but not the least, a lot of you have been asking kung saan ko daw ni-layout yung aking room para mapakita sa inyo, guys, yung pinaka-feel or vibe ng aking room. It's not an app, unfortunately. It is a software. So, software na yun, ma-establish mo hindi lang actually yung wall or layout. Like, even the 3D ones, pwede mo siyang mapakita. And here's the good news, guys. As long as you're a student, you can actually get this for free. Ayoko mag-encourage ng illegality, pero hindi tayo rich. Iba talaga na software. Kailangan natin i-crack. Isa yung sasagot, yung mga sis, Revit. Basta Revit. That is the answer. So, if you want me to teach you like a demo talaga, literally a demo on how to do it, like step by step, just let me know if you're interested, especially kung makakatulong naman to sa YouTube channel. I think that is it. Parang nasagot ko naman na lahat ng tanong nyo. So, ayun na naman. Thank you guys for watching. So, if you have any other video requests, just please let me know. Thank you guys for watching, and I hope to see you in my next one. Bye!